Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga Adventistang kababaihan ng Lakeside District nangaral sa Gawad Kalinga, Poblasyon 3, Victoria Oriental, Mindoro. Adventist Youth ng Gloria District nagtalaga sa paglilingkod sa simbahan. Kauna-unahang batch ng Master Guide Trainees sa Palanan Isabela nagtapos sa pagsasanay. Adventist Medical Center Manila pinasinayaan ang bagong pharmacy extension at Healthy Bites Restaurant. Pangangaral sa Coron, Palawan na pinangungunahan ng mga care group, tagumpay na umakay ng mga tao sa bautismo. Medical mission at community service isinagawa ng mga Adventista sa Estrella, Nara, Palawan. Retreat nagpalakas ng pananampalataya at nagpatibay ng relasyon ng Iling Islands Adventist Youth. Three Angels Community Riders Club nagpakain ng mga bata sa Abuyog, Sorsogon. Graduation idinaos para sa pagtatapos ng ikatlo at ikaapat na batch ng misyonero sa Southern Luzon Mission. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinangunahan ng mga Adventistang kababaihan ng Lakeside District sa Victoria Oriental, Mindoro ang isang linggong pangangaral sa Gawad Kalinga, Poblasyon 3. Tampok na bahagi nito ang Health and Family Seminar at ito'y dinaluhan ng mga kapwa-bata at matatanda na residente ng nasabing lugar. Si Denver Agulio para sa report. Women's Crusade maayos na naisagawa sa Gawad Kalinga, Poblasyon 3, Victoria Oriental, Mindoro na pinangasiwaan ng mga kababaihan ng distrito ng Lakeside, ika-24 ng Hunyo. Sa pangungunan ng Women's Ministries Leader ng distrito ng Lakeside na si Sister Rubelin Insyong at ni Sister Genesa Bea sa tulong ng mga kababaihan ng distrito, matagumpay na naisagawa ang pangangaral sa lugar ng Gawad Kalinga. Nandito po kami ngayon sa Gawad Kalinga. Sinasagawa po namin ang isang pangangaral sa pangunguna po ng mga kababaihan ng Lakeside. At kami po ay lubusang nagagalak unang-una po at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbigay niya sa amin ng ganitong pagkakataon na maibahagi namin ang kanyang banal na salita at nang maipakita namin sa mga tao na andito kung ano ang katotohanan sa kanyang mga salita. At iginagalak ko rin po na lahat po ng mga kababaihan ay lubusang sumuporta sa gawain ito ng Panginoon. Nawa po'y pagpalain po tayong lahat at nawa po'y hindi pa po ito ang huling pangangaral na magagawa ng Lakeside Women's Ministry Lead. Ito ay nagsimula noong 19 ng Hunyo hanggang 25 ng Hunyo at nagsisimula tuwing 6 ng gabi at patuloy. Masaya at aktibong ginagampanan ng mga kapatiran lalo na ang mga kababaihan ang programa gabi-gabi sa ginagawang pangangaral na may patungkol din sa Health and Family Seminar. Lubos ang kasiyahan ng mga kapatiran lalo't higit ng Women's Ministries Department sapagkat matagumpay na natapos ang programang ito na may layong ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Layong maghatid ng balitang may pag-asa, John Denver Agulio, Hope Today, NPUC News. Itinalaga sa paglilingkod at mga tungkulin ang mga Adventist Youth Leader sa distrito ng Gloria Oriental, Mindoro. Ang kanilang commissioning ceremony ay idinaos sa Oriental Mindoro Institute Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng kanilang district pastor at mga church elder. Ang balita hatid ni John Maalihan. Sa unang Sabat ng Hulyo ay malwalhating idinaos ng distrito ng Gloria ang commissioning ceremony na may temang We Will Grow. Ang napakahalagang programang ito ay idinaos sa Oriental Mindoro Institute Seventh-day Adventist Church mula hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pinungunahan ito ng Gloria Adventist Youth kasama ni Pastor James Gonzales, ang nakadistinong pastor at mga matatanda sa iglesia. Aming pinupuri ang Diyos sa kanyang kabutihan na kung saan natapos po ang pagtatalaga sa mga kabataan para makisangkot at makilahok sa banal na gawain. At sa pamamagitan na ito, sila po ngayon ay hahayo na may buong sigla sa paggawa
ng banal na gawain ng ating Panginoon. Ang aking dalangin na sila ay tulungan ng banal na Espiritu sa gawain na ibinahagi ng Diyos sa kanila. At sa gayon, ang gawain ito ay matatapos sang-ayon sa pinanukala ng ating Panginoon. Muli, pagpalain tayong lahat. Nilihokan ito ng 32 mga kabataang Adventista mula sa distrito na desididong makisangkot para maipaabot ang pabalita ng kaligtasan. Mahalagang parte ang commissioning ceremony sa pananampalataya ng kabataang nakilhok rito. Hindi lamang ito simpleng seremonya bagkus ay upang italaga ang mga kabataan para sa gawain ng Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako po si John Maalihan, Hope Today, NPUC News. Nagtapos sa pagsasanay ang kauna-unahang batch ng mga Master Guide trainee sa Palanan, Isabela. Ang investiture ceremony para sa siyam na Master Guides ay idinaos sa pangunguna ng Central Luzon Conference, Youth Ministries Director at ng mga pastor ng Palanan District. Nagbabalita si Jenica Rombawon. Siyam na individual mula sa Dulo Subsistus Pathfinder Club ang matagumpay na nagtapos sa kanilang Master Guide training at opisyal na na-invest dito sa Palanan, Isabela. Hapon ng Sabado, 25 ng Hunyo, pinangunahan ni Pastor Marlon Ramirez ang Master Guide Investiture ng kauna-unahang batch ng Master Guide trainees dito sa Palanan. Kasama sa mga na-invest ay sino Master Guides Margel Matus, Ogie Matus, Joe Marie Rigor, Rhea May Donato, John Marshall, Ryalyn Alvarez, Vanessa Bigania at ang mag-asawang missionary na si Kendra Shelo at Richard Arienda na mula pa sa Bulacan at bumalik ng Palanan upang ma-invest. Nakatanggap naman ng special certificate ang dalawang kabataan na hindi pa kaanib sa Adventist Church, ngunit matagumpay na nakapagtapos ng Master Guide training. Sila ay sina Mary Joy Candelaria at Pipito Cabaldo. Katulad ng marami, hindi rin madali ang pagsasanay ng mga trainee dito. Talagang nag-struggle din sila, lalo na pagdating doon sa kanilang mga personality na sila talaga ay mga mahihiyain. At the same time, pagdating doon sa mga paperworks, kasi kailangan din nilang magbasa, hindi naman sila sanay. Gusto nila magbasa pero gusto nila Tagalog lang. Kaya talagang napakalaking challenge, kaya gumawa kami ng paraan. Ngunit kahit mahirap, tunay na malaki ang tulong ng pathfindering upang lumago sa espiritual at pisikal na aspeto ang mga kabataang Adventista sa Palanan. Napakahalaga ng pathfindering dito sa Palanan. Una, upang maturuan yung mga bata dito po sa lugar, ng lalo na po dito sa Dikadjuan, ng mga magagandang asal. Pangalawa, upang ang mga kabataan po dito po sa ating pong lugar na pinagdadausan, at ang mga bagong mga kabataan na nahihikayat ay maging aktibo sa gawain. Kahit limitado ang resources dito, lalo na sa pinansyal, hindi ito naging dahilan upang maudlot ang ministeryo ng pathfindering sa kanilang lugar. Bagamat marami sa kanila o halos lahat sa kanilang mga trainees dito ay hindi pa talaga nakakalabas ng Palanan, Isabela, ay hindi ito naging hadlang para sila ay ma-equip sa mga skills at honors na kanilang mga natutuhan. Kung amin silang i-evaluate, nakita ko na kung paano sila hinubog ng Panginoon upang maging mahusay at equip ng mga bagong Master Guide. Dulos of Sisters Pathfinder Club, we will go! Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jenica Rombaon, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Pinasinayaan ng Adventist Medical Center Manila ang bagong extension ng pharmacy o botika nito, pati na rin ang bagong Healthy Bites Restaurant na kapwa matatagpuan sa harapan ng nasabing ospital. Para sa kabuuang detalye ng inauguration program, narito ang aking report. Upang mas mapalawak pa ang serbisyo ng Adventist Medical Center Manila, binuksan na ang extension ng OPD Pharmacy at Healthy Bites Restaurant na makikater hindi lamang sa mga regular client nito, kundi pati sa mga malalapit na komunidad na ang layunin ay maghatid ng hope, health, and happiness. Ito ang kauna-unahang proyekto sa ilalim ng bagong administrasyon ng Adventist Medical Center Manila sa pamumuno ng President and CEO nito na si Mr. Elias Jun Apacible Jr.
Ang bagong dagdag na pasilidad ng pharmacy at Healthy Bites Restaurant ay may layuning palawigin ang serbisyo ng Adventist Med na hindi na ipagkakaloob sa mga panahong sarado ang outpatient department o tuwing gabi para mapaglingkuran naman ang mga nangangailangan ng mga gamot. Maaari rin silang bumili sa mas pinamurang halaga o kapag naman kumakalam ang sikmura ay may mabibilhang pagkain sa Healthy Bites Restaurant. Dumalo sa Pasinaya ang iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan ng barangay at kinatawan mula sa Pasay City Hall at iba pang directors mula sa North Philippine Union Conference. Sinimula ng programa sa isang panalangin ni Pastor Gerardo Estabillo, NPUC Stewardship Director, sinundan ng welcome remarks ni Ms. Blessy De Las Alas, Vice President for Finance at devotional message ni Pastor Jay Fajardo, Director for Pastoral Care. Sa mensaheng ipinadala ni Pasay City Mayor Honorable Emmy Calixto Rubiano na binasa ng kanyang Chief of Staff na si Honorable Peter Pardo, nagpasalamat ito sa Adventist Med kung paano naging katuwang ito ng lungsod sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan dahil sa programang Take Care, I Care ng lungsod. Isa rin sa naging panauhin si Dr. Maria Lourdes San Juan, Chief of Pasay City Health Office. Personal na inalala ang partnership ng Pasay City General Hospital at ng Nooy Manila Sanitarium and Hospital pa at ngayon ay Adventist Medical Center Manila. Tinanggap naman ni Barangay 35 Chairwoman Honorable Lily Balanon ang mga regalo mula sa Adventist Med bilang simbolo ng hope, health, and happiness. Pagkatapos ng ribbon cutting ay ipinasilip ang bagong-bagong pasilidad na natapos sa loob lamang ng mahigit 3 buwan. At bilang pasasalamat, sama-samang pinagsaluhan ng mga bisita at mga manggagawa ang inihandang refreshment ng 2 departamento. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula rito sa Adventist Medical Center Manila. Rodel Omayana nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Isang linggong care group evangelism o pangangaral ang isinagawa ng Coron Central Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna ng mga care group, ito ay matugumpay na umakay sa 11 tao na magpabautismo. Nagbabalita si Jocel Caraballe. Care Group Harvest 2022, nagbunga ng 11 kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Masayang nagkatipon-tipon ang mga kapatiran ng Calamian A District ngayong araw ng kapahingahan, Hunyo 25, upang purihin ang Diyos at isagawa ang huling araw ng gawain Care Group Harvest na may temang Tinig ng Pag-asa, May Pag-asa kung Diyos ang inuuna. Sa pangunguna ng mag-asawang manggagawa na sina Pastor Jerry Estabillo at Mrs. Yumi Estabillo. Ang isang linggong pangangaral ay binubuo ng pagbabahagi ng mga lekturang pampamilya, pangkalusugan at mensahe ng pag-asa mula sa Panginoon na nagsimula noong Hunyo 19, taong kasalukuyan, sa Iglesia ng Coron Central SDA Church at nagbunga ng 11 kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon. Talagang napakaganda po ng care group natin dahil ito po yung kumikilos ang banal na espiritu sa pamamagitan po ng care group, lalo tigit sa gabi-gabi yung pangangaral ni Pastor Jerry, na kung saan nakita po natin yung pangungusap ng Panginoon na marami pong tumanggap sa Panginoon at nakikita po natin, hayag na po nakikita natin na malapit ang dumating ang Panginoon dahil sa lahat ng mga tao, pinapaabot na po ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ng care group. Napakasaya po ng care group dahil kumbaga yung iba po kasi mga kapatid ay hindi po namin masyado pang kilala. So mas nakikilala namin yung bawat isa dahil nga sa care group, yung mga kapatid nagkaroon ng pagkakaisa altigit sa gawain ng Panginoon. Saad pa ng isang care group leader na Inglesya na si Brother Ramil Iscaran, laking galak niya na may ganitong gawain na nabuksan ang kanyang puso't isipan upang matutunan ang mga panibagong aral. Napakaganda na dagdagan yung aking kaalaman sapagkat yung ating pagbibigay sa ikapo at handog, isa itong pagsamba sa ating Panginoon. Ang impact talaga ng pag-aaral ngayong sa isang linggo ng Tinig ng Pag-asa ay napakalaking tulong ko para sa akin kasi dito ko naunawaan yung hindi lang ang pagiging katiwala pala ay hindi lang sa pagbibigay ng tithes kundi kung paano natin sinusunod yung kautosan talaga ng Panginoon. Kami po ng aming na aking may bahay si Yumi ay nagagalak na makarating at makibahagi
dito po sa Harvest Care Group ng Puron, dito po sa sakop ng Palawan Mission. Kami ay nagkaroon ng opportunity na makita ang kasipagan ng mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng gawaing ito. Ang mga kapatid ay nakita namin talagang punong-puno ng sigla sa pagsuporta sa pangungunan ni Pastor Jeff Serrano. Salamat po. God bless po. Tunay na ang tinig ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa kung atin lamang siyang inuuna. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, ako si Yusel Caraballe, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Mahigit 280 tao ang napaglingkuran sa medical mission na isinagawa ng mga Adventista sa Barangay Estrella, Nara, Palawan. Ito ay sa pagtutulungan ng dalawang distrito kasama ang Adventist Hospital Palawan at pamunuan ng nasabing barangay. Ang balita hatid ni Zandra Nakita. Tulong-tulong ang mga membro ng distrito ng South Palawan A and Central Palawan E, katuwang ang mga opisyales ng Barangay Estrella, Nara, Palawan, sa isinasagawang medical mission and community service sa gymnasium ng nasabing barangay. 281 individual ang nakatanggap ng serbisyong medikal gaya ng operasyon tuli, dental check-up, libreng consultation at libreng mga gamot. Katuwang Adventist Hospital Palawan Medical Mission Team, naging malaking tulong ito sa mga taong napaglingkuran noong ikalawa ng Hunyo taong kasalukuyan. Papasalamat din po ako na nagkaroon ng medical mission dito. Maraming salamat po. Nabigyan po ako ng gamot kaagad. Naging matagumpay ang gawang ito kasabay ng isinasagawang serbisyong pangkomunidad sa pamamagitan ng pagpintura ng mga dingding ng gusali ng Barangay Health Center at Daycare Center. Nilahukan ito ng mga masipag na mga kabataan ng nasabing distrito. Nag-paint po kami ng mga pader tsaka po ng mga bato. Masaya po tsaka po nakakapag-enjoy po ako sa mga gawain na ginagawa. Lubos ang kasiyahan ng mga volunteer na nakisangkot lalo't higit ang mga nakatanggap ng serbisyong medical. Sana nga maulit eh, kasi hindi ako nakapapabunot ng ipin. Oo. Labis na pinasalamatan din ng opisyalis ng barangay ang mga serbisyong isinagawa sa kanilang komunidad. Ito po ay napakalaking tulong po, lalong-lalo higit dito sa aming barangay. Kasi katunayan, sa dami po niyan, talagang ramdam po namin yung tulong na ibinigay ng Adventist Church sa amin. Malaking gawain ang nakaatang sa bawat isang miyembro ng iglesia na maaring gampanan sa iba't ibang pamamaraan. Ngunit higit sa lahat, ang bawat isa ay maaring mangaral ng mabuting balita, magpagaling ng mga bagbag na puso, magtaniyag ng kalayaan sa mga bihag, magbukas ng bilangguan sa nangagbibilanggo, at aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Ang lahat ng ito ay gaya ng paglilingkod ni Kristo noon na dapat tularan natin ngayon. Mula rito sa Estrella, Nara, Palawan, Zandra Pearl Nakita, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Nagsama-sama ang mga Adventist youth sa buong Iling Island, San Jose Occidental, Mindoro, sa spiritual retreat na idinaos noong July 8 to 11 ngayong taon. Ang gawaing ito'y nagpalakas sa kanilang pananampalataya at nagpatibay ng kanilang relasyon sa isa't isa. Si Myra Jim Taniedo para sa report. Sa pagpapalakas ng spiritual ng mga kabataan sa Iling Islands, sila ay nagkaroon ng spiritual retreat na mayroong temang I Will Go, One Island, One Mission, One Goal. Ang retreat na ito ay ginanap noong 8 hanggang 11 ng Hulyo taong kasalukuyan. Dinaluhan naman ito ng 50 kabataan mula sa isla ng Katayungan, Mangga, Ansiray, Ambulong na tinatawag din naman nilang Kamansibulong. Ang layunin po ng programang ito ay ang patuloy na paglago ng pananampalataya ng mga kabataan Adventista dito sa isla. Kaugnay ng kanilang tema, nagkaroon sila ng 7 sesyon patungkol sa kung paano sila hahayo sa paglilingkod sa Diyos. Nagkaroon din sila ng mga aktibidades kung saan naging mas matibay ang kanilang relasyon sa isa't isa at mga refleksyon patungkol sa mga sesyon na kanilang dinaluhan. Naging masaya po ako dahil nagkaroon ako ng madami akong nakilalang mga kaibigan dahil sa retreat na ito.
at madaming natutunan sa mga gawaing aming ginawa. Bagamat naging maulan at malamig ang panahon, hindi ito naging hadlang upang hindi matuloy ang aktibidad na ito. Kundi, sila ay mas nagsiinit sa kanilang pananampalataya. Ang isa sa mga layunin nito ay una doon sa tema na magkaroon ng pagkakabuklod-buklod ang mga kabataan at makilala nila at magkaroon ng malapit na relasyon sa bawat isa. At ang pangalawa ay upang malinawan sila kung ano ba ang misyon bilang isang kabataan. At ang huli, ano ang kanilang layunin at hikain na sila ay hindi maligaw ng landas at sila ay mapalapit sa ating Panginoon. One Ayan, One Mission, One Goal, We Will Go! Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagpakain ang mga bata ang Three Angels Community Riders Club, isang Adventist Bikers group sa Bicol Region. Ang Charity Ride Feeding Program ay kanilang bahagi sa ginanap na Voice of Youth sa Abuyog Sorsogon at regular na paglilingkod sa komunidad. Nagbabalita si Irish Howe. Isang charity ride feeding program ang matagumpay na isinagawa ng Three Angels Community Riders Club dito sa Buyog, Sorsogon para sa layuning makatulong at magpasaya ng mga bata habang sila ay pinaglilingkuran ng Voice of Youth Expand Team ng Sorsogon Seventh-day Adventist Church, Central Sorsogon District. Isa po ito sa amin po mga ang panukala na magkaroon po ang itong aktibidad na feeding, ganoon din sa mga charity rides. At bilang isang rider po, marami po kami gusto na maitulong sa amin pong kapwa. Binagtas ng Three Angels Community Riders Club ang gaan patungo sa lugar kung saan ay maraming bata ang dumadalo at masayang nakikinig ng salita ng Diyos. Sa pangunguna ni Mark Dominic Estareja, presidente ng Three Angels Community Riders Club sa Sorsogon, kasama ang Camarines World Chapter sa Bicol at retired Pastor Dominador Gonzalez, ay ibinahagi nila ang kasiyahang dala ng Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng panahon at oras, higit ay biyaya ng Diyos sa mga bata at kapuspalad sa pamamagitan ng isang feeding program. Sa aming karanasan, makita lang yung presence nitong uniform ng riders ay isang inspirasyon na para sa mga kasama namin. Maraming mga bata ang nabigyan at napaglingkuran. Bakas sa kanilang mga labi ang nadamang kalinga mula sa mga bisita. Salamat sa mga riders na tinungo sila saan man sila naroon. Kabila na maulan na panahon, hindi pa din sila tumigil sa pagdalaw, tapos sa mga sermon talagang nauunawaan nila, willing silang hinig. Ito ay pusang loob na tumutulong po sa ating komunidad at sa mga nangangailangan tao at maging po sa mga pag-ministry ng ating po, mga lokal na sumbahan, maging sa ating po distrito. Po ay sumunod lamang kung saan kami tawagan ng Panginoon. Nakita niyo naman po ang init ng pagtanggap ng ating pong mga kapatid at mga tao na maaari po nating matulungan sa lugar ng Ambuyog, Sorsogon. Layunin ng grupo na marami pa ang maabot at kanilang mapaglingkuran. Habang may panahon at lakas, ay sama-samang gagawa para sa pagtatapos ng gawain sa lupa. Mula dito sa Abuyog, Sorsogon, at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Ako po si Irish Joy Howe, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagtapos sa pagsasanay ang ikatlo at ikaapat na batch ng mga misyonerong nag-training sa pangunguna ng Southern Luzon Mission at North Philippine Union Conference. 135 ang graduates mula sa Iriga, samantalang 81 naman sa Burias. Ang iba pang detalye sa kanilang training and graduation, balitang hatid ni CJ Rivera.
Sa pangunan ng Southern Luzon Mission, idinaos ng matagumpay ang ikatlong batch graduation ng Church-Based Missionary Training sa Iriga Adventist Elementary School noong June 27 sa pangunan ng mga district pastors na sina Pastor Acain, Pastor Quadera at Pastor Verdan. At ang ikaapat na graduation naman sa San Rafael Seventh-day Adventist Church noong June 30 sa pangunan naman ng mga district pastors na sina Pastor Nacario at Pastor Verasis. Sa ilalim ng inisyatibo ng North Philippine Union Conference sa pangunan ni Brother Malakay Bitu, may bilang na 135 na mga kapatid ang graduate sa Iriga at 81 naman sa Burias. Ang missionary training ay isinagawa sa mga distritong ito mula Marso hanggang buwan ng Hunyo at nagnanais ito na patuloy na mahasa at matuto ang mga kapatid sa gawain ng pangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Malaking naitulong ito para sa akin kung paano maibabahagi ang pabalita ng kaligtasan sa mga tao. So, isa po sa pinakamagandang nangyari sa akin sa pagsali ko po sa missionary is yung naging mas active na po ako sa church. Hinihikayat ko po na ang bawat kabataan na di pa po nakaka-experience ng missionary training. So, mag-join po kasi kayo at sana lahat tayo ay maging kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang training kasama ang mensahe ng pagtatagumpay na ibinahagi ng Southern Luzon Mission President na si Pastor Joven Hitosis at Executive Secretary na si Pastor Renante Bareha ay naging pagpapala at nagpasigla sa mga kapatiran na makisangkot para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Itong missionary training ay may malaking tulong sa banal na gawain ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga gawain ng mga misyonaryong ito and we will pray for more members. Kami po ay tuloy-tuloy na nananalangin na ang Panginoon ay patuloy na gumawa sa mga puso ng ating mga kapatid upang marami ang tumugon sa panawagang sila po ay makasangkot sa gawain ng ating Panginoon. Kasabay ang iba pang trained missionaries, patuloy na idinadala sa panalangin ng ibayong pagpapala ng Diyos sa gawain at pangaral sa buong Southern Luzon Mission Territory kasama ang buong NPUC, sigaw ang I'll Go Initiative sa kanilang mga paglilingkod. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si CJ Rivera mula dito sa San Rafael, Burias, Masbate para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panuorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga page ng nasabing radio station. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Taus-pusong pagbati ang ipinahahatid ng ating programa at lahat ng bumubuo nito kay Pastor Gerardo Cahobe, ang bagong presidente ng North Philippine Union Conference na maglilingkod ngayong taon hanggang sa 2025. Si Pastor Cahobe ang dating NPUC Ministerial Association Secretary at pumalit sa pagkapangulo kay Pastor Arnelio Gabin, ang kasalukuyang Vice President ng NDRIEL ng Southern Asia Pacific Division. Nahalal si Pastor Cahobe sa katatapos lang na NPUC mid-year meeting nitong July 13 at 14 sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. God bless your ministry and leadership, Pastor Jerry Cahobe.
Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.